Hello guys, share ko lang yung pregnancy journey ni Seth. Ito ngayon, papunta kami sa Baclaran para maka-stage. At yun, ito yung jowa niya, si Kawai. And first stud, okay naman siya. O, diba, na siya agad. Pumbongga. Kinakabahan si Sevian kasi at naawa rin ako sa kanya kasi maiiwan siya. Kasi bawal nga siyang magbiyahe after ng stud. At bawal ma-stress. First time din niya maiiwan kaya naawa ako. Then, ito yung second stud niya, January 22 kasi yung first niya is January 20. Yun, parang nahihirapan ma-shoot ni Kawai yung kanyang anel kasi parang ayaw ni Sebi. At maya-maya, yun nga, na-shoot din naman niya at bonggang-bongga rin ang kanyang kinalabasan. At sobrang kaling ni Kawai kasi masyado pa siyang bata, o diba? Magsana ko naman. Ito yung time na hinihintay namin na matapos siya din para mag-lock na rin. Kasi yun yung importante, yung mag-lock daw para mas malaki yung chance na mabuntis yung daw. Yung first stud kasi ni Sebi dati is hindi naman siya nag-lock. At yun nga, na-fail. Kaya trainin namin ngayon ulit. Second time na stud. Ito yung time na hinihintay namin na matapos sila kasi medyo matagal, mga 30 minutes din ata, pero okay lang, happy naman ako sa nakikita ko sa kanila. And yun, naka-uwi si 7 after ng second stop. Yung first week niya, parang normal pa. Ito yung after 5 weeks, nakikita na yung signs. Ito yung after 6 weeks. And ito nga, 5 to 50 days. Ito nga, nag-order na ako ng mga kailangan niya. March 16 ng hapon, nag-exercise na siya. Kasi feeling ko mga anak na kaya to, and ready ko na din, pinasok ko na sa kwarto. At ito nga, waiting na lang po sa panganganak niya kasi talaga feeling ko mga anak na siya. Nag-nesting at iba kasi yung aurora niya that time. Ang lakas ng hingal niya. Hey, papakali. Nahihintay ko anong oras na dyan, mga 10 PM ata. Pero ganyan pa rin talaga siya. Talagang binabantayan ko siya. Hanggang sa ito nga, may nakita na akong panandigan niya. Ginising lang kapatid ko kasi alam ko talagang mga anak na siya. Abahan na ako. At yun, my first baby na si Sebi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nga sa YouTube lang ako nanood. Claimer na lang po. Kasi madaling araw na yun. 12 AM na po kasi yan. Walang tulugan yan, promise. Sobrang happy ko. Pati si Sebi, nakitang-kita ko sa tsura niya. And yun naman, cute-cute niya. For lola na ang person, hindi ko alam kung ilan yung anak niya that time kasi hindi na namin napa-x-ray kasi nga sobrang busy na kami ng partner ko. Pinanalayan ko na lang sa Sebi dyan and nilagay ko na dun sa box at pinanaspunasan. Yun nga, nilalaan ni Sebi. Hindi pa rin siya makapaniwala, pati ako hindi makapaniwala na may baby ng aming baby. Pinanaspunasan ko at nilagay ko na rin sa box para matuyo agad at makapagpahinga na rin konti at iyot. Ang cute ng picture nila dito. At syempre, pati ako, no, diba? Supportive mommy yarn. Hi, puyat is real, pero worth it. Ayan na siya, yung first baby niya. At sumunod na, may second baby na hanggang 5. Nakapagpahinga sa set. Then, umaga noon, kumuha ko ng malunggay kasi nga daw nakakatulong yun sa pampagatas ni Sebi. Ayun, kumuha lang ako ng ilang piraso niyan. At ako'y laga ng malunggay. Ito nga, hinimay-himay ko na, o, diba? Magtitinola yarn, pero walang manok. Linagyan ko na ng konting asin. At yun, pinakuluan ko na. And ready na siya. Tinawag ko na dyan sa Sebi para kumain. After noon, pinag-take ko na siya ng vitamins. And malaki yung pampadagdag sa gatas niya. At yung isa is Papi OB. Kailangan pa rin kasi niya yung pinapaubos ko na lang. And ganyan lang talaga kami. Everyday. First time for mom kasi and first time din mga anak ni Sebi. Kaya yun, ganyan na lang ako mag-alaga sa kanya. Parang baby ko na talaga siya. Babying baby namin. Sobrang sweet ni Sebi. Hindi ko pa nakita siyang nagalit. Minsan lang nakikipag-away lang dun sa Aspen namin kasi babae din yun at may anak na din dati. Kaya ganun na lang siya makipag-away. Na siguro naiirata lang din minsan kasi nung baby siya, lagi siyang inaaway. Bawi-bawi lang. Ang cute-cute sa Abby. And yun, after nag-disinfect na ako kasi magpapadede na naman ako ng mga apo ko o diva. Yan, may sunblock tsaka may downy. Dito talaga siya sa kwarto ko mag-stay. Yun na nga, after nun, napunasan, pinapadede ko na yung mga papi namin. Yun. Mga 5 yan. O, diba dapat i-assist kasi para hindi siya maipit. Ayun, lakas silang dumede. Kaya yun, parang laging pagod si Sebi. Hinihingal at yun, parang namamayot.
Pero lahat is worth it naman. Nakikita ko naman sa kanya na happy siya. Mas lalo akong happy. At yun, pati si daddy niya, happy din. Yun nga. Rest ka naman muna dyan, Sebi. At ako'y marami pang gagawin. And ito na siya. Thank you so much, guys, for watching.